But I do hope na mas malaki ito at mas meaningful yung siguro makukuha nilang settlement. Kasi yung 2.9 million nila last 2020, that is beans compared to the 200 million revenue ng Munton. Also, I do hope na yung ganitong lawsuit will also force Munton to change then, you know, for, you know, better direction na kung saan lahat din tayo magbe-benefit. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang masasabi ni Boss Dog sa issue ng Mobile Legends ngayon kay Riot Games tungkol nga sa panibagong lawsuit na naman na inihain ito. Shinbu nagbigay rin ng opinyon kung ano ang mangyayari sa lawsuit ng Riot kay Munton. ML, pagbabayarin lang hindi pa rin mawawala. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Nung nakaraan nga kapatid ay pumuntok nga ang balitang pagsasampanga ng lawsuit ng Riot Games kay Munton na kung saan ito nga ang ikalawa ng pagkakataon na nagsampa si Riot Games ng lawsuit against nga kay Munton. Nung una nga kapatid ay noong kakalabas pa lamang ng Mobile Legends at nanalo nga rito ang Riot Games na kung saan nagmulta lamang ang Munton ng $2.9 million na kung saan kung titingnan nga ay barya lamang ito kay Munton dahil halos 200 million nga ang kita di umano ng Munton. Kaya naman kahit nga na-warningan na sila ng Riot Games at patuloy pa rin daw di umano na ginagaya ni Mobile Legends ang mga idea nga ng Riot Games sa kanilang League of Legends at maging sa Wild Rift. Kaya naman makalipas ang unang lawsuit at nakapagsettle na nga ang MLBB dito kapatid, nagpatuloy nga sa ML sa paggawa ng mga characters, features at iba pa na sinasabi ni Riot Games na kinokopya di umano ito sa kanila. Kaya ilang taon ngang nanahimik ang Riot Games dito, yun pala ay iniipon na nga nila ang mga magiging ebidensya nga nila para sa pagsasampamuli nila ng reklamo at nangyari na nga ito nung nakaraan. Naghain na nga ng kaso ang Riot Games sa California. Pero kagaya noong nangyari nung una, malamang sa malamang, i-forward muli ito ng California court sa China. Since andito nga nakabase ang Munton, andito rin ang mother company ng Riot Games at ito nga ay ang Tencent. Kaya naman, malamang sa malamang, kung maliit lamang ang naging monetary penalty nitong si Munton nung nakaraan, baka mas lumaki pa nga ito sa ikalawang lawsuit nga ng Riot Games kay Munton. Dahil talagang naging mautak nga itong si Riot Games at inipon na nga lahat ang kanilang mga ebidensya para sa mas malaki pa nga ang makuhang penalty nitong si Munton. Tunay ngang hindi matatawaran ang kompetisyon ng dalawang malalaking kumpanyang ito. Hindi lamang kasi magkalaban ang Tencent at ByteDance Munton sa ML at Wild Rift, matagal na rin may kompetisyon ang mga ito. Mahirap na kasing iangat ang community ng Wild Rift dito sa bansa, lalo na't nauna na ngang na-publish ang ML dito sa bansa. Pero unti-unti na ngang sumisikat ang Wild Rift ngayon dahil marami na ring mga streamer ang lumipat nga sa Wild Rift, kagaya nga nila Sungit. Pero bago nga yun kapatid, mas nauna nga ang larong League of Legends na kung saan marami nga ang nagmahal sa larong ito. Ngunit malalaro mo lamang ito kapag nasa computer shop ka o kung ikaw nga ay may sariling PC. Kumbaga kapatid, sa status nga natin dito sa bansa noon, mahirap laruin ang larong hindi mo afford.
kahit gaano pa nga ito kaganda. Kaya nang pumasok nga ang mga Android games, doon na nga inunahan ng munton ang Riot sa pag-create nga ng isang laro na kagaya nga ng League of Legends. At doon na nga nagawa ang larong Mobile Legends. At nang pumasok nga ito sa Pinas, maraming ang LOL player ang nahumaling o nag-switch na rin sa larong ito. Dahil kahit cellphone lang ang gamit mo, malalaro mo na nga ito. Hindi pa ganun kabigat ang graphics nito noon. Kahit lumang Android, malalaro mo ang ML noon. Kaya naging patok nga ito sa mga kabataan. Sabayan mo pa nga ng hype na ginawa ni Boss Dogs noon sa Mobile Legends. Kaya mas lalo pa nga itong sumikat noon. Marami na ring mga LOL player noon ang biglang nag-switch sa larong ito, na kung saan malalakas na nga sa Dota at LOL ang mga ito, paano pa kaya pag cellphone na lang ito nilalaro. Ang ilan nga sa mga addict mag-LOL noon ay ang mga miyembro ng Dream High, na alam naman natin na sa LOL nga sila nagsimula noon. Si Idol Chuck Nu na malakas din maglaro ng LOL noon bago ito mag-switch ng ML. At malamang karamihan nga sa mga pro player ngayon nagsimula muna sa Dota at LOL bago napunta sa Mobile Legends. At hanggang ngayon patuloy pa rin ang paglago nga ng ML community dito sa bansa. Kaya naman, bilang competitors nga ay dahil may nakikita ngang rights ang Riot Games, inilaban nga nila ito, kaya nag-file na naman ito ng lawsuit nung nakaraan. Malaki kasi ang magiging pakinabang nila kung sakaling mapapasara nga nila ang Mobile Legends, kapatid. Pero ito nga ay malabo ayon kay Boss Dogs. Nagsabi rin si Shinbu ng kanyang opinion, kapatid, tungkol nga rito at ito nga yun. Dito sa lawsuit na to, even yung pinag-filean ng Riot ngayon na California court ay ipapasa ito sa China, same as last time, specifically sa Shanghai kung saan nakabase ang Munton. And for my prediction regarding the result of this one, I think mananalo yung Riot for the case. But I do hope na mas malaki ito at mas meaningful yung siguro makukuha nilang settlement. Kasi yung 2.9 million nila last 2020, that is beans compared to the 200 million revenue ng Munton. Also, I do hope na yung ganitong lawsuit will also force Munton to change then, you know, for, you know, better direction na kung saan lahat din tayo magbe-benefit. So, subaybay lang tayo. So, kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat